I'm stronger than before. I'm stronger than I'll ever be. And I raise my... Ang nag-share sa akin actually yung high school advisor ko nung sa isang Christian school sa Bukawi. JILCF yung name ng school. Naalala ko, pinatawag niya kami isa-isa nun. Pero hindi ko alam na yun na pala yun. Kasi nung pinatawag niya ako na gospel presentation siya, nagulat ako kasi akala ko pag laking church ka, okay na. Pero hindi pa pala. Nung pinakilala niya si God at kung ano yung ginawa niya para sa atin, na ang tao ay sinner, na kung ano yung sakripisyo ni Jesus Christ, nakita ko na in need ako ng Savior. Noong 2011, bali, nagplan talaga yung church namin na magpunta sa iDisciple. Pero that time, short talaga sa budget yung church namin. So, gumawa kami ng ways para makapunta sa camp. Nangaruling kami, nagmakaawa kami, and nag-raise kami ng fund para makapunta. At yung pinakanatutunan ko about the gospel, ay yung na-clarify kung ano nga ba yung totoong gospel. Akalain mo yun, tagal ko na sa church, pero doon lang luminaw. At isa pa sa natutunan ko about sa pako, message ni Pastor Robert Clark, about giving a sin a foothold in your life. Actually, after nun, ang laki impact ng message na yun, kasi hanggang church, pinag-uusapan pa namin siya. After the camp, parang kung iisipin natin, okay na. But then, kailangan bumalik sa reality. I was struggling with an addiction to online gaming. Akala ng iba, simpleng bagay lang yun. Pero grabe siyang kumain ng oras at pera. Iniisip ko kung gaano kalaki ang nagastos ko. Pwede ko sanang magamit sa ibang bagay. And then, sa internet, syempre, may pornography. Pwede nating sabihin na normal siya sa mga lalaki. Pero kung kilala natin si Christ and we understand the gospel, mas bumibigat yung feeling na hindi eh, hindi dapat ganito. Nung nakita ko yung grades ko, nag-suffer, I decided that I had to prioritize what was important in my life and what gives glory to God. Kung hindi ko ititigil yung online gaming, malamang itagal ako sa college. Buti na lang, may grace talaga si Lord. Isipin ko kung paano ako mag-serve sa church noon. It was always kasi may obligation, may dapat gawin, so gagawin ko. Pero ngayon, na-realize ko na ang pag-serve ko sa church satisfies what Christ did on the cross. So lahat ng ginagawa ko sa church, sa praise and worship, sa youth ministry, sa disciple making, is shaped by kung ano yung ginawa ni Kristo. Figure it's time I face this. Time to take my own advice. Love alone is worth the fight. Love alone is worth the fight.